Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang journey ng pagpagawa ng second floor ng bahay namin at kung magkano ang lahat ng kinasusunod dito. So, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. So, sa second floor, mas maluwag siya kaysa first floor dahil ang first floor is 43 square meter lamang. So, baka nasa 45 to 47 ang nasa taas dahil nilakihan namin ito, sinagad namin yung kaliwat kanan nito. So, ang ginastos ko dito sa pagpa-slab pa lang guys is worth 150,000 plus na. Ayan, kada umaga, dinidiligan lang yung bagong buhos na slab dahil para hindi daw magpitak-pitak. So, every morning, dinidiligan ko yan. Then after 1 week guys, ayan na, nagpa-deliver na ako ng hollow block at bakal para may start na yung pagpa-second floor, mag-asintada na. Dahil malapit lang yung hardware at free delivery naman, so nagpa-deliver muna ako ng kunti lamang na mga materyales dahil hindi din naman natin agad-agad yan magagamit lahat at walang mapaglagyan ng mga materyales. Bali, 40 na bakal muna yung in-order ko guys at 300 na hollow block at 50 perasong simento muna. Ayan na guys, yung pangalawang araw ng pag-asintada. Ayan. Myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ayan guys, sobrang dami kong cucumber at yan yung mga ginamit sa pag-slab. So para makabawas ako sa gastos, so binenta ko yung kalahati. At ang kalahati is yan yung gagamitin pa para pang forma para sa buo sa biga at poste. Then halos araw-araw guys, bumibili ako ng mga materyales na kailanganin nila. So sabihin lang nila sa akin kung ano yung mga kailanganin para mabili ko. So ako mismo yung bumibili. Dahil libre tanghalian at merienda yung manggagawa ko guys, kung kaya halos araw-araw din ako lumalabas para bumili ng pangtanghalian nila at merienda nila. So yan yung daily routine ko. Thank you.
guys, nag-order ulit ako ng buhangin at haloblock. At grabita na din para sa buhos yan. Bubuhusan na yung mga poste. So maraming poste, 6 yung poste na kailangan buhusan. Kaya ayan, nagpuporma na rin sila ng mga poste. Nagbabakal na sila. Ayan guys, another delivery na naman. So, lagi ako nagpapadeliver. Halos linggo-linggo is nagpapadeliver dahil nga kulang yung mga materials at pakunti-kunti lang yung pag-o-order ko. Ayan, so yan na yung second floor natin. So, medyo malapit-lapit na siya. So, para sa mga taga-Dipolo dyan, ayan, so, nasa RMC ako ngayon, RMC Homes. Dito ako bumibili guys ng mga materials dahil mas mura sa kanila. Kaso nga lang, kailangan mo lang pumila dahil nga mura sa kanila, so, may pila dito. Ayan guys, nagbabakal na sila para sa biga. Ayan, so, paikot yung biga dyan. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time. So yung tito ko naman guys, siya naman yung magpuporma dyan sa hagdanan. Ayan, so ito yung hagdanan sa second floor. Hear me out, hear me out.
magbubong na kami, kaya bumili na ako ng mga yero. So yung yerong binili ko is long span. Bali, medyo may kamahalan talaga dito malapit sa akin pagdating sa mga yero. Kung kaya pumunta pa kami ng malayo para mag-canvas. Yan din yung gagamitin sa pagbubong, guys. Tubular at saka sparlings. So yan yung pinili ko kesa kahoy, dahil ang kahoy is inaanay. Hello? Hello pa, wala. It's 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this... dito sa bahay, guys, is almost 600,000 pesos. So lahat-lahat na, kasali na yung tanghalian at peryenda ng mga tao at pagpa-tiles ng CR, lababo, kasama na dun lahat, guys, pati ang labor. So kung magpagawa kayo ng bahay or magpa-second floor kayo, marami kayo dapat na i-consider. So tulad sa akin, ang dami kong gastos, dahil tulad ng sa pinto pa lang, tatlong pinto ang binili ko. So magkano na yung pintuan ngayon? How is fun? Ayan, guys, yan na yung in order kong hardy flakes. So para pang kisame yan, mas maganda daw kasi ang hardy flakes, kaya yan yung pinili ko. So ito na yung last na pa-deliver ko, guys. Ayan, so dumating na rin yung isa ko pang pa-deliver. Ang buhangin dun sa likod, pero yung PVC dito idaan. At saka yung skim coat. Di ko kakalain talaga, guys, na makakaya ko tong mga to. So grabe, sobrang hands on ako dito, kaya hindi ako nakakapag vlog. Kaya napababayaan ko yung YouTube channel ko, dahil tutok talaga ako dito sa pagpagawa ng bahay. Kung kaya ako talaga yung taga-bili, taga-pamalingke, taga ano ko anong mga kailanganin. Pag dumating naman yung delivery, ako din yung nag-aayos. Ayan, so ako talaga lahat-lahat. Kung kaya sobrang busy ko nitong mga nakaraang buwan, kung kaya hindi ako nakaka-reply ng mga inquiries nyo. Yan pala, guys, yung order kong tiles sa Wilcon Depot. So I suggest or ma-recommend ko yung Wilcon Depot, na mas maganda mamili ng tiles doon, dahil ang dami nyong mapagpili ang mga tiles, at bukod doon is mura din yung mga tiles nila. Ayan.
nagkikisami na sila. So, sa pagpakisami nyo pa lang guys, ang laki na din na ang gagastusin ninyo. Dahil ang Hardyplex is sobrang mahal na. Then of course, kailangan din ng mga metal paring, metal angle, mga clip, channel. Guys, kung gusto nyo mas makamura kayo, pwede namang gamitin ninyo pang kisami is kahoy or yung kuko lumber. Pero suggest ko sa inyo is mas maganda pa rin yung mga metal ang gamitin ninyo dahil hindi ito inaanay. So, mas magtatagal daw ito kesa kahoy. Then, ayan na guys, maglalagay na ng mga doorknob. So, nakabit na rin yung mga pinto. Later. So, ayan guys, as you can see, hindi pa makinis yung pader. So, hindi pa yan na pinturahan. Skim coat pa lang yan. Pero yung kisame, may skim coat at pintura na yan. Dahil napaka-excited ko ng matulog dito sa taas. So, as you can see, wala pang bintana. So, bukas pa daw makabit nung binilhan ko ng bintana. Guys, naglipat na kami. So, bukas ilalagay yung sliding window. Ayan. So, yung mga gamit ko. Then, ayan, sa kabilang bintana naman, may grills na yan. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Yeah.
from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be there. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Lola, thank you for sunshine, thank you for rain.